Ngayong magmamahal pa ang petrolyo sa linggong ito, naghahabol na magpa-full tank ang ilang tsuper. May promo at discount namang gimmick ang ilang gasolinahan. Yan ang tinutukan ni Bernadette Reyes. Inalog-alog pa ng tsuper na si Mariano ang jeep para masigurong puno ang tangke bago ang panibagong taas-presyo ngayon darating na linggo. Mahigit 1,000 pesos inaabot ang full tank, samantalang 400 pesos lang ang kinita niya sa mahigit 10 oras na pamamasada. Mas maganda kasi yung ngayon mag-full tank kasi mababa pa yung diesel. Apo. Sa Martes, magtataas na naman. Another, dagdag na naman yung permission ng gan. Bawas kita na naman. Sa Martes, humigit kumulang 5 pesos ang maaaring taas presyo sa diesel. 3 pesos naman o higit pa sa gasolina. Ito na ang ikasampung linggong tumataas ang presyo ng petrolyo. Ilang linggo bago makarating sa bansa ang mas mahal na crudo sa world market. Pero bakit nga ba nagtataas na ng presyo ang mga oil companies? Ayon sa DOE, sa halip na inventory pricing o presyo base sa kung magkano ang bili ng produkto, market pricing ang pinapatupad na presyo ng mga oil companies. Kung ano talaga ang galaw ng presyo ng petroleum products sa international market, silang i-adapt natin o kaya i-reflect natin dito sa domestic pump price. Kapag pababa din naman, susunod din ang Pilipinas na i-adapt niya o i-reflect niya yung pagbaba ng presyo sa domestic pump price. Kahit mahal niya pa nakuha. Dismayado naman ang transport group na FedJudap dahil hanggang ngayon, hindi pa raw binabalik sa 10 pesos ang minimum fare sa jeep. Bukod sa fuel subsidy ng gobyerno, umaasa ang FedJudap na magbibigay ng fuel discount ang lahat ng gasolinahan. Yung subsidy, hindi po talaga naman na direktang natatanggap ng driver yan. Sa operator po yan bumabagsak eh. At yung operator, kung wala pong konsensya yung operator, kaawa naman po yung mga driver. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, may mga gasolinahan ang nagbibigay ng mga promos at discounts sa mga pampubliko at pribadong sasakyan. Sa gasolinahang ito sa Timog, nagbibigay ng libreng bigas sa mga nagpapagas. Libreng sabon naman ang gimmick ng isa pang gasolinahan sa E. Rodriguez Avenue. Ang iba, may libreng membership card na makaka-earn ng points, kapalit na appliances o ibang libreng items. Malaking bagay raw ito para sa mga motorista tulad ng taxi driver na si RD. Parang kinikita mo, pupunta sa gasolina yung imbis na uwi mo sa papadala o sa panwilya mo. O pang gastos mo sa ano. Pupunta sa gasolina dahil mahal talaga gasolina eh. Bukas, magpupulong ang economic cluster para talakayin ang walang prenong taas presyo sa produktong petrolyo. Bernadette Reyes, Nakatuto, 24 Oras. Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 Oras Weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.